Okay, at this point, I'll give the floor now to our media blogger friends. Is Justin joining me for the Q&A? Justin, you have the sequence of our... Yes, sir. EJ, hi. Good afternoon po sa inyong lahat. Yan, ako po si Justin of ABS-CBN PR. Of course. Tayo, Sir EJ, this afternoon dahil ang kagandahan nitong mga Zoom MediaCon ay hindi mas marami tayong nai-invite from all over the Philippines. So kasama natin bukod sa mga friends natin from the Metro Manila Media, kasama rin natin mga taga Pampanga, Cebu at Davao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Alright. Okay, nilagay ko po yung sequence ng Q&A, so get ready when it's your turn. First question natin ay phone in from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Ang question niya, Sir Ige, ay para kay Kim at kay Don. First kay Kim, kumusta ang pagiging kapamilya and how's your working relationship with your co-stars in Darla? At siguro pwede mo i-share kung sino pinaka naging close mo. Yes. Ayan, okay, hello siguro, Kim, it would be interesting. How did you get into ABS-CBN muna? Kasi diba, first mo ba to with us? Yes! How did you audition ba? Were you handpicked for the role? Make us kwento. Sir Eric, kasi po, ang totoo po yan, ang alam ko po talaga, guesting lang po talaga ako. Kasi since kakapirma ko lang po kay Tito OG ng contract ko, and sabi po niya, mag-guest daw po ako sa Darna. So, sobrang happy po ako, sobrang thankful po ako kasi... Kasi ang tagal ko pong hindi nakabalik. And ito po yung unang-unang show ko sa ABS. At saka syempre kasi po yung Darna, pinapanood ko lang yan dati. Pangarap ko makasama sa Darna. Since ngayon, part na po ako ng Darna family, sobrang nakakatawa po. And sobrang nag-e-enjoy ako. Lalo na po nung lock-in namin. Kasi nung lock-in namin, so parang kahit off-cam, parang nagbabanding kami. Parang mas nakikilala namin yung isa't isa. At saka nadagdagan ko yung mga kaibigan ko. Kasi sobrang bait nila at yung pag-welcome nila sa akin, sobrang init po and sobrang nakakatawa. Nakakatawa ng puso. And having mentioned that, Kim, yung first question, nadagdagan yung mga kaibigan mo. Sino yung mga naging close mo? Actually, halos lahat sila. Sila Jane, si Janela, yeah, sila Mac, sila Josh. Kasi po lahat sila, first time po talaga sila nakatrabaho. Pero si Jane kasi, na-meet ko na siya once before, sobrang tagal na. So, ayun, nakakatuwa kasi it's an honor to be part of Darna show. And looking forward pa po ako na makatrabaho ulit sa mga susunod na shows. Ayan, Sir EJ, I may follow up. So, we're expecting na tuloy-tuloy na yung pagiging kapamilya mo, Kim. Like your... Yes po. Okay, nice. So, napaka-sincere. Kim, if you don't mind me asking, ilang taon ka na ba? Parang may pagka childish, childlike pa yung ways mo, considering you're portraying as an adult role. Oh po, 18 din, joke lang po. 28 po. Oh, you don't look your age, 28. Ha? Mukha ka lang mga 22. Parang kaedad mo lang sila. Thank you po. Parang kaedad mo lang si Mutia. Chika. Alright, go. Justin. Ayan, Sir Iti, babasahin ko lang yung question ni Ken Pinto of Kapamilya Kingdom for Don Sang. Ayan. Ano ang reaction mo dun sa Darna clip na nag-viral regarding dun sa flash mob na yung mga netizens gumawa pa ng mga things about it? Actually, alam mo, natatawa ako kasi in fairness naman, ang galing ng pag-edit nila. Nakakatawa. But I guess I understand how they feel na. They probably feel disappointed, no, according dun sa mga nakasulat. But all I can say is they have to watch the next episodes para mas maintindihan nila. Kasi hindi pa nila napapanood yung buo. Tsaka isang clip lang yun eh. Very introductory yung napanood nila. So they have to watch out for Maisha. And they have to watch out for the rest of the super soldiers. Kasi... Actually, totoo, happy ako kasi first ano pa lang, ano na sila, yung attention nila nasa akin na. So, good job. Charing. Enjoying. Ayan, thank you, Don, for sharing. Ayan, okay, manood daw. Ayan, para sa abangan naman. Oo, no. Huwag mo nang react. Manood na muna. Ayan. Wala naman siyang ginano na ng ano dyan. Charot. May cake ka ba dyan? Charot. Hindi ako mamumunas ng icing. Wala, hindi ako gano'n. Wait ako. Gumagawa ako ng cake. Hindi ako na mamumunas ng icing sa mukha ng ang iba. Ang sarap naman. Wag sayang. Sayang yung mga cakes. Ang sasarap nun para lang anuhin mo. Charot. Gagawa na lang.
Kainin natin dahil masarap yung mga cakes mo, Don. Okay. Ayan, for our next question, Sir EJ, phone in din to from Josephine Bonsol of Joe Bonsol. Kasi Mami Jo, where is she? Tab, ayan, baka may class lang siya kaya she can join us personally. Pero ito ang question niya for Don again. Ayan, what particular trait of your character do you imagine needs redemption dito sa Darna? And if given the chance to sustain the powers of your character, how would you suggest to continue the development of your character, helping Darna the series reach its full potential? Wow, thank you for that very wonderful question. I am candidate for pang Miss Universe naman yung tanong niya. No, actually, character reference, Maisha actually has the power to manipulate people through that. So, para siyang Pied Piper, ano. So, yun yung inspiration niya. And I think this never happened in the history of Darna. And I guess it's something new, it's something different, and a lot of people can relate because it's dance. And nowadays, TikTok is like number one. And it's TikTok is like, I don't know, 80% maybe dancing. Ewan ko kung totoo. But I think it's very relatable. It's very maraming nakaka-follow. Hindi lang, baka hindi na nagustuhan yung steps ko, but... But I think this is something very new and something very relatable, and that's really good for this adaptation of Darna. Ayan, thank you, Don. Actually, same yung question niya for Mac. Ayan. Anong particular trait niya? Kailangan ng redemption. Bilang hindi pa rin natin ito napapanood. Oo, Mac. Dapat may redemption talaga yung character mo. Too much na, charo. Hindi kasi parang ano eh, parang yung pagiging extra ni or super soldier ni Ali. Meron kasi malaking mangyayari sa Darna na kaya siya magiging ganun. So yun yung dapat nilang abangan, and yun dapat nila abangan kung mababalik ba si Ali sa normal or patuloy siya magiging ganun or masababa siya talaga or kakampi siya ni Darna. So yun yung dapat nilang abangan. Sir EJ, curious lang ako, no? Tama ba yung character ni si Ali, mahal niya si si Valentina, si Regina? Tama ba? Ganyan. Makikita ba natin, magpapatuloy ba tong love na to? Ganyan? Or ano ba siya? Gagawin niya ba lahat to win yung puso ni Regina in the coming episodes? Yun yung dapat nilang abangan para. Kasi ano eh, ang aba pa ng Darna. Ang dami pang mangyayari sa Darna. So yun yung dapat nilang abangan. Kung saan pupunta yung pagmamahal ni Ali kay Regina. Kung broken hearted ba siya or ano. So yun yung dapat nilang abangan. Cute. Ang cute. Exciting. That's the exciting part na dapat nating abangan.